Dear Papa Dudut, ako po si Faye, isa akong half American and half Pinay, pero ako po ay laking Pilipinas. 3 taon pa lamang ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. Pero hindi naging hadlang yon upang hindi ituloy ang buhay at mga pangarap ko na mamuhay kami ng aking ina. Papa Dudut, nanirahan kami ng aking ina sa kung saan saang apartment at madalas ay napapalayas kami dahil madalas ay wala kaming pambayad ng renta. Pero kahit na ganoon ay tinuloy pa rin namin ang pakikibaka sa buhay hanggang sa makatagpo ang aking ina ng lalaki at minahal niya yon. Pero Papa Dudut, isang malaking pagkakamali ang pagpili niya sa lalaking yon dahil madalas siyang gulpihin at maltratuhin na parang hayop. Samantala, dahil sa palaban akong tao ay hinarap ko minsan ang aking ama-amahan. Pero sa kasamang palad ay pinalayas niya ako. Simula noon ay hindi ko na nakita pa ang aking ina. Sa kabilang banda ay nagpalaboy-laboy ako at namuhay na mag-isa. Naghahanap buhay ako at na makaipon ay muli akong pumasok sa eskwelahan. Masipag din akong maghanap ng pwedeng gawing part-time job noon. At isa sa mga sinubukan kong pasukan ay ang pagiging waitress sa isang nightclub. Ikaw Faye, ayaw ko ng pabagal-bagal sa trabaho ah. Kapag tinawag ka agad ng customer, eh lumapit ka kaagad. Huwag mo silang paghihintayin. Remember na silang nagpapasweldo sa inyong lahat dito. Pangaral sa akin ng aking boss noon na si Tony. Unang gabi ko noon bilang waitress sa isang nightclub at naasiwa na kaagad ako sa pinasuot sa aking uniforme na masyadong revealing at sexy para sa isang normal na waitress. Pero binaliwala ko na lamang yon at inisip ko na masasanay din ako sa uniforme ko. Sa kabilang banda ay muling nagpatuloy ang baklang boss ko. At saka ibigay mo kaagad kung ano ang gusto nila. Kapag nakarinig ako ng mga reklamo sa iyo mula sa customers, eh hindi ako magdadalawang isip na sibakin ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Isa yon sa mga pointers na ibinigay niya sa akin bago ako nagsimula sa aming trabaho. Opo, naiintindihan ko po, sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay nakahanap na rin ako noon ng pagkakataong itanong ang tungkol sa suot kong uniforme. Sir, ganito po ba talaga ang uniforme namin dito? Of course, yan ang uniforme ng lahat ng waitress dito. Ating tandaan mo, club ito, hindi kumbento. Isa ang damit ninyo sa nagpapa-attract ng customers dito, paalala niya sa akin. Teka, bakit mo ba natanong? Bakit, may problema ka ba sa uniforme ng club ko? Tila nag-uusig niyang tanong. Ay, wala po sir, sabi ko na lamang sa kanya. Ayaw ko nang makipagtalo pa dahil siguradong sibak lang ako sa trabaho pag nagkataon. Mabuti naman. So ano pang hinihintay mo, gora ka na ron. Kailangang ma-impress ako sa unang araw mo bilang waitress ko sa club ko. Wika pa ni Tony habang tinataboy na ako papunta sa mga parokyano ng nightclub. Isang linggo ang lumipas at aaminin kong nahirapan ako sa aking trabaho bilang waitress. Bukod kasi sa nakakapagod kumuha at mag-serve ng orders, ay nakaka-encounter kami ng mga lalaking manyakis at panakaw na humihipo sa amin. Mabuti na lamang at may teknik noon para makaiwas sa malilikot na kamay ng mga lalaking yon. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang sumubok ng lahat. May lalaking sumipol sa akin. Miss, tawag nito. Agad naman akong bumaling at doon ay nakita ko ang tumatawag sa akin. Isang lalaking matanda ngunit alam kong bihasa sa mga babae. Sa sobrang lagkit tumitig sa akin ng lalaki ay ako na mismo ang naasiwa. Pero syempre dahil sa kliyente yon ay in-entertain ko pa rin. Yes, can I get your order? Tanong ko sa lalaki. Meron ba kayong list ng menu? Sagot niya. Agad ko namang iniabot sa kanyang list ng menu.
Halika muna rito. Tulungan mo ko mag-decide kung ano ang kakainin ko. Umupo ka rito sa tabi ko. Pag-aya niya sa akin. Ha? Sir? Sige po. Nung una ay talagang ayaw kong magpa-unlock. Pero dahil sa natatakot ako mawala noon ng trabaho kaya nag-decide akong pagbigyan na lamang ang lalaking yon. Anong pangalan mo, miss? Ilang taong ka na? Makahulugang tanong sa akin ng lalaki na nagpakilala sa pangalang Albert or Al for short. Faye po, 16 years old pa po ako, tugon ko. Abay, batang bata pa at sariwang sariwa. Yung paraan ng pagkakasabi niya noon ay parang naka-jackpot siya sa loto. So ano ba ang mayre-recommend mo sa akin? Makahulugan niyang tanong sa akin. Naku sir, lahat naman po ng pagkain dito ay masasarap. Pero kung gusto niyo po na pampulutan ay subukan niyo po itong sisling gambas. Or heto po ang kilawin. Pasensyosa kong sagot sa kanya. Malagkit ang mga titig sa akin ni Al kaya hindi ko tuloy maiwasan na makonsyus. Alam ko na. What if ikaw na lang kaya ang ordering ko? Bigla na lang niyang wika sa akin. Siyempre nagulat ako sa mga sinabi niyang yon at napasigaw ako nang biglang hinalikan ako ni Al malapit sa aking labi. Napatayo ako noon papadudod pero hinila lamang ako ni Al pabalik. Sir, bakit niyo ako hinalikan? Disgusted kong tanong sa kanya. Shhh! Huwag kang mag-iskandalo dito. Namamanyak na wika ni Al sa akin sabay dakman ng aking malulusog na dibdib. Dahil doon ay sinubukan ko siyang sampalin pero agad niyang nadakma at napigilan ang aking mga kamay. Sir ano ba? Bitawan niyo ko. Galit na ako ng mga oras na yon. Huwag kang ang reklamador. Sige ka. Isusumbong kita sa manager mo. Banta niya sa akin. Agad ko naman siyang tinaasan ng boses. Ikaw pa ang isusumbong ko sa manager namin, bastos ka. Wala kang modo. Ang sabi ko sa kanya. Samantala bagamat malakas ang aking boses ay hindi yon pansin dahil malalakas ang pinapatugtog sa paligid tulad ng careless whisper. Bukod sa halos lahat ng mga tao ay abala sa kanilang mga business. Sa kabilang banda ay muli nagsalita si Allen, this time ay nagagalit na sa akin. Tumigil ka nga dyan? Waitress ka sa club na ito hindi ba? Kaya kayong mga waitress dito ay hindi dapat nag-iinarte sa kagustuhan ng kliyente ninyo. Pangmamaliit pa nito sa akin. Pagkatapos ay bigla ba naman itong dinakma ang aking masayang parte ng aking katawan. At dahil doon ay nasampal ko ng malakas si Al. Walang yakang babae ka? Bakit mo ako sinampal? Halos pasigaw na wika ni Al. Sa puntong yun ay nakuha na namin ang atensyon ng mga tao at lahat sila ay nakatingin sa amin. Tila nag-aabang ng skandalong magaganap. Dapat lang sa'yo yan, bastos ka kasi. Isusumbong kita sa manager namin, manyakis. Sigaw ko sa lalaki pagkatapos ay nag-walk out ako at pumasok sa waitress dressing room. Maya-maya ay galit na pumasok ang boss kong si Tony para kumprontahin ako sa aking ginawang skandalo. Malamang ay nagsumbong si Al sa kanya. At tulad ng aking inaasahan ay puro mura ang natanggap ko mula rito. Faye, baka nakakalimutan mo. Nightclub itong pinasukan mo kaya ang mga waitress dito dapat mapagbigay sa mga customer. Obligasyon ng mga waitress dito na paligayahin ang mga customers ng bar na ito. Kaya kung hawakan man ang customer sa dibdib o hipuan ka sa maselang bahagi mo, eh kasama yun sa trabaho mo. Paalala sa akin ni Tony. Bumalik ka kay Al at tumingi ka ng sorry. Dali! Utos pa niya sa akin. Hindi sir. Hindi na ako babalik sa lalaking manyakis na yon. Pagmamatigas ko. Pwes, siba ka na sa trabaho mo. Agad na sagot niya sa akin. At dahil sa napuno na rin ako kaya sumabog na ako. At sinigawan ng aking boss. Sige sir, sibakin niyo na ako. Hindi ganito ang trabahong gusto ko. Kung alam ko lang na ganito ang magiging trabaho ko dito, hindi ako papasok dito. Ang arte mong babae? Sige, lumayas ka na sa club ko. Dali,
Nagiinit ang ulo ko kapag nakikita ko yung pagmumukha mo. Layas! Huwag ka nang babalik dito, layas! Sigaw niya sa akin at halos kalad ka rin niya ako palabas sa kanyang establishment. Papadudod, simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa nightclub na yon. Naghanap ako ng panibagong trabaho at masasabi kong maswerte ako dahil nakahanap din ako ng trabaho na matino. Samantala ay sinikap kong magpatuloy sa pag-aaral at masasabi ko naman na naging matagumpay ako dahil mataas ang nakuha kong mga grado. Samantala isang araw ay hindi ko akalain na may mangyayaring hindi ko inaasahan sa buhay ko, Papa Dudut. First day ng class noon sa aming college. At dahil nga sa freshman ako ay para akong batang naliligaw at panay ang hingin ng tulong. Bukod pa roon ay isang insidente pang nangyari kung saan ay nakabanggaan ko pang isang hambog na spoiled brat. Damn, ano ba yan, miss? Galit na wika niya sa akin. Bagamat aminado naman ako na kasalanan ko at nasaktan din ako sa pangyayaring yon. Naku, pasensya na ha, paghingi ko na lamang ng pamanhin sa lalaki. Pero ibang naging response ng lalaking yon. Ano ba yan? Hindi mo kasi tinitingnan ang dinadaanan mo? Natamaan mo yung dibdib ko? Alam mo, kanina pang sumasakit ang dibdib ko tapos dinagdagan mo pa? Patuloy sa pagtaas niya ng boses sa akin, Papa Dudut. Oh, huwag ka namang magalit sa akin ng sobra, ang wika ko. Eh, paano hindi ako magagalit? Tingnan mo itong ginawa mo sa akin. Pagsusuplado sa akin ng damuhong lalaki. Okay, I'm sorry. Hindi ko sinasadya at saka hindi lang ikaw ang nasaktan. Nasaktan din ako. Pilit kong pagpapakumbaba. My God! Ang init-init na nga tapos sasabayan pa ng mga nanlilipa ng mga tangang tao. Pwede ba miss mag-ingat ka sa susunod para hindi ka nakakasakit? Pangiinsulto pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay napikon ako. Pasensya na po Mr. Arrogante. Balik ko sa kanya. Anong sabi mo? Ikaw na nga yung may kasalanan, ako pa ang arrogante. Uy, nandudulo niyang wika sa akin. Excuse me, sumusobra ka na ha. Huwag mo akong duruin at hindi ho yung pangalan ko, sigaw ko sa kanya. Eh ano, Miss Lousy? Patuloy na pangiinsulto pa niya sa akin. Ang yabang mo naman? Akala mo kung sino kang gwapo? Ang gaspang naman ang ugali mo? Napaka-gentleman mo? Bakla ka siguro no? Ako naman ang nangasar sa kanya. Anong sabi mo? Ako bakla? Hoy, hindi ako bakla ha. Miss, huwag mong sagarin ang pagtitimpi ko sa'yo. Papatulan na kita. Banta pa niya sa akin. Okay fine, titigil na ako. Diyan ka na nga Mr. Arrogante. Wika ko na lamang sabay irap sa lalaking yon. Sa totoo lang ay nagtitimpi pa ako sa lagay na yon. Pero iniisip ko na rin noon na iuntog ang ulo niya sa pader para naman matauhan siya sa kayabangan niya. Papa Dudut, doon ko unang nakilala si Richard, isang mayabang, mayaman, spoiled brat at tinaguriang heartthrob ng campus. Yes, nakilala ko siya kaagad kasi magkaklase pala kami noon sa halos lahat ng minor subjects. Simula noon ay sinumpa ko sa sarili ko na iiwasan ko ang lalaking yon kahit pamadalas kaming magkita sa classroom. Abot langit din ang dasal ko noon na sana'y huwag magsasalubong ang landas namin ng lalaking yon pagkatapos ng klase. Kaso Papa Dudut, hindi ako pinakinggan ng tadhana dahil naging madalas ang pagkukrus ng landas namin. Tapos ay palagi kami magka-group sa mga reports at projects. Samantala, nung una talaga ay sinupladahan ako ni Richard pero hindi nagtagal ay napansin ko na parang inaasar na lamang niya ako. I tried na huwag siyang pansinin at pagpretend na hindi siya nag-exist. Kaso ay ipinaglihi yata si Richard sa kiti-kiti dahil sobrang kulit niya. At ako ang madalas niyang pagtripang asarin. Hanggang isang araw, Faye, ang tawag niya sa akin pagkatapos ay confident itong lumapit sa akin. O bakit Richard, anong kailangan mo? Matare kong tanong sa kanya. Bakit naman ang sungit mo kagad sa akin?
Teka, huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon ay galit ka pa rin. Natatawa niyang usisa sa akin. Oo, kasi napaka-arrogante mo. Balik ko. Tumawa naman ang malakas ang mapang-asar na lalaki. Naman, noong June pa nangyari yun, hindi ba? Matatapos na ang first semester, galit ka pa rin sa akin. Faye, ilang beses na tayong naging magkagrupo sa mga group reports tapos tingin mo pa rin sa akin ay arrogante? Mapang-asar ka kasi? Reklamo ko. Maya-maya ay huminga ito ng malalim at medyo nagseryoso o pagkatapos. Faye, alam kong hindi maganda ang unang pagkikita natin pero sana kalimutan na natin yon. Almost 4 months na yon. What if magsimula tayong muli? Gusto ko makipagkaibigan sa'yo, Faye. Wika niya. Talaga? Okay. Madali naman akong kausap. Baka naman sabihin mo sa akin eh, pasupladita pa ako. Sabi ko sa kanya. Oo, Papa Dudut, handa naman akong makipag-reconcile sa kanya basta huwag lang niya akong aasarin. Lalo na kapag below the belt na. Anyway, pagkatapos noon ay naging magkaibigan na nga kami ni Richard. Palagi na kaming magkasabay kumain sa cafeteria. Pareho din kaming magkasabay pumunta sa library para mag-aral o gumawa ng assignments or projects. May pagkakataon ding magkakasabay kaming umuwi at iniyahatid pa niya ako sa aking bahay, Papa Dudut. Doon ko nakilala ng husto si Richard na isa palang friendly at mabait na lalaki. At aaminin ko mabilis ko siyang naka-vibes dahil siguro'y opposites ang aming personality. Samantala isang araw habang nasa cafeteria kami ay napag-usapan namin ang kaibigan kong si Che. Si Che hindi na sumasabay sa akin. Busy yata siya sa pagtatapos ng mga projects niya. Hay nako Richard, ang weird nung kaibigan kong yon. Malungkot kong wika. Huminga muna ng malalim si Richard bago nagsalita. Actually Faye, kasalanan ko kung bakit siya malungkot ngayon. Pag-amin niya sa akin. Bakit? Ano naman ang ginawa mo sa kanya? Concern kong tanong. Okay, since magkaibigan kayo ni Che, sa'yo ko lang sasabihin to ha. Nagtapat ng pag-ibig sa akin si Che pero tinanggihan ko siya. Pagtatapat niya. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Ngunit nagpa siya na lamang akong makinig muna sa maaring ikwento pa sa akin ni Richard. Alam kong nasaktan ko siya pero mas mabuti na dinerecha ko siya kaysa paasahin ko pa siya. Mas masasaktan siya kapag ganun. Hindi ko siya kayang mahalin na higit pa sa kaibigan. Faye, sana naiintindihan mo ko. Pagpapatuloy pa ni Richard. Oo, naiintindihan kita. Kung hindi mo siya kayang mahalin, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kasi kung pipilitin nyo lang ang mga sarili ninyo, eh hindi kayo magiging masaya. Faye, curious lang ako ha. Nagka-boyfriend ka na ba? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Natawa lamang ako at hindi nakasagot sa kanyang tanong. At ano naman ang nakakatawa? Sita niya sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa pagtawa. Wala lang, natatawa lang ako. Back to your question. Wala pa ako nagiging boyfriend. Ayaw ko. Nadala na kasi ako sa buhay pag-ibig pa lang ng nanay ko. Ayaw ko mangyari sa akin yun. Sa totoo lang Richard, bala ko na nga magpakatandang dalaga eh. O di kaya ay magmadre na lang. Sabi ko sa kanya. Agad namang tumutol si Richard sa mga sinabi ko. Naku Faye, huwag mong gawin yan. Sayang naman. Napatingin ako sa kanya at medyo sumeryoso ang itsura ko. Sayang ang ano? Basta sayang ka kung hindi ka magmamahal. Naku, mas masarap pa rin ang magmahal. Ang sabi ni Richard na parang nagpapakyut sa akin. Teka, bakit mo ba natanong yan? Bakit mag-a-apply ka ba? Kumindat bigla sa akin si Richard at nagsalita. Oo, bakit hindi? Manahimik ka? Bigla kong bawi sa kanya. Hindi ka pa nanliligaw eh basad ka na sa akin. Dagdag ko pa. Tumawa lamang siya bilang tugon.
Papa Dudut, naging super close kami ni Richard at inaamin ko na sa puntong ito na humahanga na ako noon sa kanya. Pero Papa Dudut, iniwasan ko na rin ang mahulog ang loob sa kanya dahil nababatid ko na hindi kami bagay sa isa't isa. Mahirap ako at mayaman siya. Galing siya sa matinong pamilya at ako ay galing sa broken family. Papa Dudut, magkaiba ang mundo namin ni Richard at mukhang malabo kami sa hinaharap. Papa Dudut, nagpatuloy ang friendship namin ni Richard at hindi ko na rin mapigilan ang pagiging sobrang close namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nagising na lamang ako na nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Pero Papa Dudut, agad ko na rin tinanggal sa isipan ko na aabot sa beyond friendship ang lahat. Sinubukan kong labanan ang mga nararamdaman ko para kay Richard pero hindi ko rin napigilan dahil kahit na anong gawin ko ay hindi ko siya makalimutan. Samantala, isang araw sa loob ng college campus, katatapos lang ng klase ko sa theology at papunta na sa aking locker nang biglang tumawag si Richard. "Nasaan ka na?" bungad na tanong niya sa akin. "Heto, kakatapos lang ng klase ko. Papunta ako ng locker ko ngayon. Inform ko sa kanya." "Ganun ba? Sige, hihintay na lang kita ron. May surpresa ako sa iyo," ang sabi niya sa akin sa kabilang linya. Nakaramdam naman ako ng sobrang excitement. "Talaga? At ano naman ang surpresa mo sa akin, ha?" Excited at curious kong tanong. "Basta, hihintayin kita dyan malapit sa locker mo." Wika niya, pagkatapos ay binaba na niya ang kanyang cellphone habang ako naman ay mabilis na dumiretso sa aking locker. At laking gulat ko na may tatlong red roses ang nakaipit sa locker ko. Pagkatapos ay may note na nakasulat sa isang heart-shaped na card. Nang binasa ko ang nakasulat ay Happy Valentine's Day yon. Punta ka dito sa basketball court at may surpresa ako sa iyo. Siyempre, Papa Dudut, agad naman akong pumunta sa sinabi niya at doon nga ay laking gulat ko. Nang biglang salubungin ako ng cheer dance na may hawak pang banner. "Can you be my girlfriend, Faye?" Na speechless ako sa totoo lang. Lalo na't makita ko si Richard na lumalapit sa akin. May dalang isang malaking bouquet ng red roses at isang box ng heart chocolates. Tapos ay lumuhod pa siya sa aking harapan at inalay sa akin ang mga hawak niya. "Mahal na mahal kita, Faye, at hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Sana pagbigyan mo ko na maipakita at maiparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal," ang sabi pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan niya. "Oy, bakit ka umiiyak?" concern niyang tanong sa akin. "Eh kasi ikaw eh, masyado mo kong sinurpresa," tugon ko. "Ano, Faye, tatanggapin mo ba ang pagmamahal ko sa iyo?" tanong pa niya sa akin. Kasabay noon ay sumabog ang cheering at hiyawan nang sagutin ko na nga si Richard mula sa mga kaibigan niyang cheer dancers. "Oo, Richard, tinatanggap ko. Mahal na mahal din kita." Naiiyak ngunit masaya kong sagot sa kanya, Papa Dudut. Lalong nagsaya at naghiyawan ang mga cheer dancers sa paligid nang marinig nila ang sagot ko. "Salamat, Faye. Makakaasa ka sa akin na hindi kita paiiyakin at lolokohin." Yon ang pangako niya sa akin. "Ako rin, Richard. Makakaasa ka sa akin na magiging mabuting girlfriend ako sa iyo." Balik ko naman sa kanya. At yun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Naging kami na rin ni Richard kahit na may mga tumututol sa amin, lalo na yung mga taong malalapit kay Richard. Pero hindi pa rin kami nagpatalo at mas lalo pa naming minahal ang isa't isa. Pero tulad ng inaasahan ay sinubok pa rin ang tadhana ang aming katatagan. Isang araw ay napagpasyahan ni Richard na dalhin ako sa kanyang bahay para ipakilala sa kanyang ama. Ngunit pagdating ko doon ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. "Dad, this is Faye, my girlfriend and mukhang wife-to-be na din." Proud na pakilala ni Richard sa akin sa kanyang ama. "Magandang umaga po, magiliw ko namang bati sa matanda.
Pero nang muli kong titigan ang lalaki, nagulat na lamang ako nang mamukhaan ko yon. Siya ay si Al, ang matandang lalaking bumastos noon sa akin sa bar ni Tony. Nakita ko na kasimangot ang lalaki at nagsalita ng sarkastiko sa akin. Natatandaan mo ba ako, Faye? Hindi ba ikaw yung waitress doon sa club? On the other hand, hindi naman ako kaagad nakapagsalita, Papa Dudut. At kinabahan na rin ako. Dahil hindi ko naikwekwento kay Richard na dati akong nagtrabaho sa isang nightclub. Alam mo ba, anak, na nagtrabaho yan sa isang nightclub? Tanong nito sa anak niya. Nakita ko ang pagkagulat sa reaksyon ni Richard. Pero bigla na rin po itong kumalma pagkatapos. Nagtrabaho man siya sa nightclub o hindi, it doesn't matter pa. Ang importante ay mahal ko si Faye. At tanggap ko kung anuman ang kanyang nakaraan. Ang sabi pa niya sa kanyang ama. At that point, Papa Dudut, ay nakahinga ako ng maluwag. I'm so disappointed on you sa isang babaeng nagpapahipo lang sa club ang mamahalin mo. Nakakahiya ka, Richard. Disappointed na wika ni Al sa kanyang anak. Dad, saway naman ang boyfriend ko sa kanyang ama. Pinaimbestigahan na namin ng mama mo ang pinanggalingan ng babaeng yan. Kaya marami na kaming nalaman tungkol sa kanya bagong pa siya dalhin dito. Sa totoo lang, I'm so disappointed kasi putok sa buho lang yung girlfriend mo. Anak ng isang Amerikanong sundalo pero never siyang kinilala ng ama niya. Pagpapatuloy ni Al, while trying to reveal my family's past. Ngunit agad kung kinontra yon kasi may mali sa kanyang sinabi. Nagkakamali po kayo. Kahit na 3 taon lang po ako noon nang iwanan ng aking ama, ay kinilala po niya ako at saka hindi po ako putok sa buho kasi pinakasalan po ng tatay ko si nanay. Pag-correct ako. But still, it does not make any difference. Galing ka sa sirang pamilya. And with that, I'm sure na wala kang manners. Pangiinsulto pa nito sa akin. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako katulad nung iniisip ninyo. Maaring lumaki po ako sa broken family pero hindi po ako nagkulang sa kagandahang asal. Malaki po ang takot ko sa Diyos. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Bagamat aaminin kong nagtaas na ako ng boses noon kay Al. Richard, yan ba ang babaeng iaharap mo sa altar? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, tutol na ako sa relasyon ninyo. Buong tapang na pagdedeklara niya. Pero dad, mahal ko po si Faye. Insist ng aking boyfriend. Mahal? Puro na lang mahal ang iniintindi mo. Eh paano na ang kahihiyan ng pamilya natin? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, iwalayan mo na ang babaeng yan. Pagkapatuloy pa ni Al, convincing na makakasira ako sa reputasyon ng pamilya nila. Buti na lamang at hindi naniwala doon si Richard. No dad, hindi ko siya hihiwalayan. Hindi kita pinalaking suwail, Richard. Yan ba ang tinuturo sa iyo ng babaeng yan? Na maging lapastangan sa magulang mo? Nang gigigil na wika nito sa kanyang anak. Ako pa rin ang masusunod sa buhay ko, dad. Buong tapang na wika niya sa matanda. Dahil doon ay lalong nagalit si Al kay Richard. Kung ganun pala edi lumayas ka na sa pamamahay na ito. Magsama kayo ng babaeng yan. Hoy Richard, kung magiging ganyan ka lang kaswail, malaya kang lumayas. Hindi ka namin kailangan. Itatakwil ka namin bilang anak. Pagbabanta pa nito. Papa Dudut, doon ay nag-alinlangan ako sa mga pwedeng maging kahinatnan ng relasyon namin ni Richard. Maraming tutol sa relasyon namin at dahil yon sa magkaiba naming estado ng buhay. Minsan parang gusto ko nang sumuko pero si Richard ay matatag. Ipinaglaban niya ako sa mga magulang niya at mas lalo pa niya akong minahal. Papa Dudut, doon napatunayan ko na talagang mahal na mahal ako ni Richard. Kaya lumakas noon ang loob ko at lumaban na rin ako para sa pagmamahalan namin. Hanggang sa isang araw ay muli kaming namasyal ni Richard. At doon ay may itinanong ako sa kanya. Richard, mahal mo ba talaga ako? Papa Dudut, na itanong ko yon kasi nagkakagulo na noon sa pamilya ni Richard. Tuluyan na kasi siyang itinakwil ng kanyang mga magulang.
Tinanggalan na rin siya ng karapatang tumira sa bahay at sa lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. Naputol na rin noon ang allowance at hindi na siya pag-aaralin ito. Nang malamang ko yon ay sobra akong nalungkot para kay Richard. Pero nakita ko namang pilit niyang kinakayang mabuhay kahit na wala ang suporta ng kanyang mga magulang. That time ay nakahanap siya noon ng trabaho sa isang call center. At bali yon ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral sa aming college. Doon din siya kumukuha ng pambayad sa monthly rental ng dorm at iba pang mga gastusin. Samantala muli kong inulit ang tanong ko sa kanya. And at that time ay seryoso siyang nagsalita, Papa Dudut. Bakit nagdududa ka ba sa akin? Faye, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ikaw lang ang mahal ko. Pasensya ka na, Richard, kung masyado kong matanong tungkol dyan. Kasi kung tutuusin, mas maraming babae ang magaganda ang buhay kesa sa akin. Sabi ko pa sa kanya. Pero hindi sila deserving sa puso ko kasi ikaw ang kaisa-isang deserving dito, Faye. Kahit na ano pa ang malaman ko tungkol sa'yo, hindi pa rin ako titigil na mahalin ka. Paniniguro niya sa akin. Richard, paano na ang mga magulang mo? Worried lang ako sa future mo. Kung hindi kasi dahil sa akin, hindi ka itatakwil ng mga magulang mo. Malungkot kong wika sa kanya. Kaya ko namang mabuhay nang wala ang suporta nila. Sagot sa akin ni Richard, basta nastabil lamang kita, masaya na ako. Dagdag pa niya. Pero ayaw ko namang gawin mo yon sa mga magulang mo. Ayaw kong lumabas ka na walang utang na loob. That time ay aaminin kong nakukonsensya rin ako sa nangyayari sa pamilya ng boyfriend ko. Alam ko, Faye, na matatanggap ka rin nila. Sa una lang yun na itatakwil nila ako pero naniniwala ko na hindi rin nila ako matitiis. After all, ako lang ang only child nila, sagot niya sa akin. Sa ngayon ay mag-concentrate muna tayo sa ating pag-aaral. At kapag nakatapos na tayong pareho, saka tayo magpaplano para sa kasal natin. Nako, mabilis ang takbo ng panahon, malapit na yon. Excited kong wika. Hindi na ako makapaghintay pa doon, Faye. Aniya, sabay halik sa aking noo. Basta Richard, panghawakan ko yung pangako mo sa akin ha, na tayong dalawa hanggang sa finish line. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ko. Oo naman, mahal ko. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Magkasama tayo hanggang sa dulo. Aniya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya pa rin kami ni Richard hanggang sa ngayon. Bagihin man ang relasyon namin ay hindi kami natitinag at mahal na mahal namin ang isa't isa. Sa kasalukuyan ay 4th year college na si Richard habang nasa 3rd year naman ako. At excited na rin kami dahil once na makatapos kaming pareho ay magpapakasal na kaming dalawa, Papa Dudut. Excited na ako na dumating na ang araw na yon. Muli ay maraming salamat sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Sana'y mabasa mo ito at mapiling basahin. God bless and more power. Magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang Faye. Sa isang relasyon talaga ay hindi natin maiiwasan na bayuhin tayo ng mga pagsubok. Lalo na kapag ang ating mga magulang o buong pamilya ang involved. May pagkakataon talaga na may isa sa iyong pamilya ang papalag sa iyong nagawang desisyon sa pag-ibig. Pero kung talagang sure ka sa iyong mga nararamdaman at naniniwala kang tama ang iyong naging desisyon na piliin siya, ipagpatuloy mo lamang. Ipaglaban mo ang iyong pagmamahal sa kanya tulad ng ginawa ni Richard K. Faye. Kahit pasabihing tinakwil siya at tinanggalan ng mana. Hindi nagpatinag si Richard at sa halip ay idiniin niya sa kanyang mga magulang na tama lamang ang kanyang ginagawang desisyon na mahalin si Faye at sa puntong ito para sa mga magulang, ayos lang ang maglabas tayo ng pros and cons sa mga taong piniling mahalin ang ating mga anak. Pero wala po tayong karapatan na i-insist sa kanila na hiwalayan niya ang taong yon.
After all, ang pag-ibig ay hindi sapilitan. Hayaan natin ang ating mga anak na mahalin ang taong gusto nilang mahalin. Karapatan nila yon, at kung sa tingin mong mali siya ng minahal na tao dahil sa nakaraan nito o sa ugali nito, ay tandaan po natin na ang tunay na pag-ibig ay nakapagpapabago ng isang tao. Hayaan natin ang ating mga anak na ma-enjoy ang kanilang buhay. Tayong mga magulang ay gabay lamang sa kanila, at mga anak natin ay may sariling desisyon, lalo na pagdating sa usaping mga may kinalaman sa pag-ibig. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.